Hi, what's up guys? This is Dudes Miranda again and welcome back to my channel. Anyway, yung topic natin today is about sa bagong pinost ng American agency with regards sa bagong qualification ngayon bound dito sa Canada sa isang pagiging butcher. So may bagong qualification sila, may bagong age limit sila. And then ano ba talaga yung ibig sabihin ng IELTS CLB4? Kasi ang dami-daming mga kababayan natin na nagtatanong ano ba yung mga categories na score na cover ng CLB4. Kasi ito naman yung requirement dito bound sa Canada eh. So, ano-ano ba itong score na kailangan para ma-hit natin yung band score na 4? So, yan yung pag-uusapan natin today. Don't go away! I'll be right back after this very short introduction. Dudes. Ako nga pala si Dudes, M-I-R-A-N-D-A. What's up? Nagbula sa tago, ngayon nasa C-A-N-A-D-A. Na let's go! Kung merong katanungan, i-comment mula. Kung may gusto ka malaman, tumambay ko lang sa channel ko, basta don't forget to click like and subscribe. Let's go! Ako nga pala si Dudes, M-I-R-A-N-D-A. What's up? Nagbula sa tago, ngayon nasa C-A-N-A-D-A. Let's go! Kung merong katanungan, i-comment mula. Kung may gusto ka malaman, tumambay ko lang sa channel ko, basta don't forget to click like and subscribe. Let's go! Alright, I'm back! Anyway, marami sa ating mga kababayan ng ngayon, lalong-lalo na sa mga high school graduates natin, ng mga applicants, mga kabutchers natin na nangangarap na makapunta dito sa Canada kasi nagbago na kasi yung qualification in terms sa educational attainment ng isang applicant na butchers bound dito sa JBS Foods Canada. Kasi yung client lang naman ng American as of now is yung JBS. So, tumaas na bigla yung qualification nila. And alam ko ang daming nalulungkot natin ng mga kababayan kasi syempre yung qualification is hindi na nila ma-meet kasi most of them, marami tayong mga kababayan dyan na high school graduate lang talaga. Pero I am suggesting guys na hindi lang naman American agency yung naghahanap ng mga butchers natin eh. Yung other agencies din naman is hindi pa naman sila nagtaas ng level ng kanilang educational attainment na pwede nyong applyan. Pwede kayong magpasa dun. And then, kahit na sa American is nagtaas na yung standards ng educational attainment nila, pwede pa rin kayong magpasa, pero hindi na kayo masyadong priority nila. Pero in case kukulangin sila, so second choice nila yung mga ganun. Pero priority nila ngayon yung mga at least third year college level sa college. And then, pag may mga educational, ano kayo, yung vocational courses, dapat graduate kayo ng 4 years, anong 2 years na vocational courses, or even mga associate courses sa Pilipinas, qualified kayo mag-apply sa butcher. Ngayon kasi, narinig ko dito sa amin, na especially pag mag-apply kayo sa PR, kailangan may 12 years na pag-aaral kayo na ginugol outside sa Canada. So sa Pilipinas, usually pag high school graduate lang kasi tayo, if we are about to count, 6 years tayo sa elementary, 4 years sa high school. So all in all, it's just only 10 years. So nangangailangan sila ngayon ng 12 years. So kaya medyo tinaasan din nila yung standards kasi ito rin naman yung magagamit nyo for sa PR nyo na process na kayo dito. So, yung West kasi talaga, medyo mataas na konti yung standards nila. So, 12 years dapat na-spend ng isang applicant sa Pilipinas na years of education. So, yung iba, ginagawa dito, nag-aaral sila add-on para ma-meet nila yung qualification na 12 years. Pero may mga pagbabago din naman, di natin alam kasi every now and then, yung policies naman dito sa Canada, may mga changes, nagdidepende kung ano yung mga rules na binabago nila. So may mga changes naman every now and then. So as of now, yun lang yung narinig ko na 12 years talaga.
Kaya may mga ano tayo na ina-advise sila na mag-aral muna dito for additional 2 years para ma-meet nila yung minimum qualification. Pero sa amin na time, hindi kami naabutan nun. Yung kaibigan ko ngayon, kasi dati kasi yung application namin sa PR, walang masyadong problema, hindi kami dumaan sa West. Pero sila ngayon sa bago na patakaran, eh nag-West na sila ngayon. Kaya yung West is mag-a-add ka ng payment, then yung West yung mag-send ng credentials dun sa school mo. So parang ganun yung process nila. Kaya medyo tumaas din yung level ng qualification nila. Pero sa other agencies din naman, don't worry kasi ganun pa rin yung mga requirements or qualification nila in terms of education. So pwede kayo dun mag-apply. And then, yung age limit din dito ngayon sa American agency, dati kasi is up to 45 years old. Pero yung last batch naman may 42, alam ko may 42 years old doon, may 43, may 40 something na nakapasa o nakarating talaga dito. So ngayon lang talaga is nagbabago na sila eh. 23 to 38 years old only. So again, kung medyo tumaas na kayo doon, pwede kayong mag-apply sa other agencies. At saka huwag mawalan ng pag-asa, keep going. Kasi alam ko na pag talagang para sa inyo, para talaga sa inyo. And then, mas mababa nga, same pa rin ang dati, yung experience natin sa as a butcher is 2 years continuous. So okay lang, pasok pa rin. Kasi hindi binago nila yung length of experience. And then, pag-usapan natin yung physical fit dapat kayo. Kasi in the first place, may pre-medical kayo. So mag-undergo kayo ng pre-med. Pagpapasa na kayo sa pre-med, you will proceed to final medical. So yung final medical niyo, pagtanggap na kayo talaga niyan. And then, yung result niyan, ipapasa talaga sa IRCC. So pag okay, walang problema, then proceed. So ganun. So you should have to make sure na i-maintain nyo yung katawan nyo na physically fit talaga kayo. And now, pag-usapan naman natin yung IELTS na CLB4. Kasi ang dami-dami nating mga kababayan na hindi natin alam kung paano ba natin kukunin yung 4? Ano ba yung mga scores per category? Kasi apat na category to eh. Yung listening, reading, writing, and speaking. So, anong mga scores dapat makuha natin? Kasi may mga ano sila eh, may talagang tinitingnan sila na qualification about sa IELTS. So, kailangan ma-hit natin yan, yung mga scores per category. Kasi, pag hindi natin ma-hit, hindi tayo pasok. Kahit na 4 yung end or 4 yung band score natin. So, yan, nasa screen. Yung reading, kailangan makakuha kayo at least 3.5. So, and then yung sa listening is 4.5. Then, sa writing and speaking is 4, then equivalent or equals 4 CLB. So, yun, minimum yan na requirement para makapasok kayo dito sa Canada. So, make it sure lang na mas maganda taas-taasan nyo na lang siya para hindi masyadong, ano, hindi masyadong mababa. Taasan nyo siya sa minimum para siguradong pasok kayo. Kasi, pwede kayong mag-apply sa other countries. Mas mababa kasi yung required lang ng Canada eh. Unlike sa Australia kasi is 5. So sa Canada is 4. So if you have more choices or more chances, taasan nyo na yung level na yan para at least medyo pasok talaga kayo sa banga. Diba? Mas maganda na yung security eh, na hindi talaga tayo malalagpak within terms sa IELTS kasi medyo mahal yung IELTS ngayon eh. So, yun yung laman ng vlog ko today na sad to say na nagtaas ng qualification sa education. Ang dami kong mga followers na nagchat-chat sa akin. Pero huwag kayong mawalan ng pag-asa kasi ang dami-daming agencies dyan sa Pilipinas na pwede nyong applyan pag hindi na qualified yung educational attainment nyo. And then, if you want, you can also try submitting them. Malay natin na magkukulang sila sa mga college levels or college graduates or even vocational graduates ng mga applicants ng mga butchers bound to Canada. So, pwede kayong hugutin nila kasi may mga choices din naman sila eh. Anyway, yung mga qualification na binibigay nila is yun yung hinahanap nila. And what if di nila mahanap yan sa mga applicanting nag-a-apply sa kanila? So, they
will also do another choice or another option na syempre kukunin nila. Kasi dati naman kumukuha din naman sila eh. So ngayon lang naman nagbago. Okay? Ngayon lang naman nila tinaasan yung standard. And then sa... yun. So nakakalungkot kasi medyo tumaas na konti. Pero if you still have time guys sa Pilipinas, pwede naman kayong mag-aral ng TESDA while working sa ano eh, sa butchery or being a butcher. So kung gusto nyo tumaas talaga yung ano nyo, pero I suggest na may maraming mga agencies dyan na aside sa American na kung hindi kayo qualified, kung hindi kayo, kung ayaw nyo magdagdag ng education dyan sa Pilipinas, pwede kayo mag-apply dun sa other agencies. And then huwag tayong mawalan ng pag-asa kasi there's always chance for us. So kung ito lang yung pagbabago, yung qualification, eh mahanap din naman natin to sa ibang agencies. So may vlog ako with regards sa mga agencies na naghahanap ng mga butchers bound to Canada, UK, may New Zealand pa tayo. So nasa video ko yan. Sana makuha nyo yung mga email ads nun para at least makontakt nyo. So hanggang dito na lang tayo for today. Have a great day and paalam! Cut.